magic show. Today we will guess where is the kitty. Okay? Okay, we're ready. It's so fast naman. Fast? I think it's there. Here? Yeah. This? Yeah. Yay! I'm so good! Okay, here we go. Huh? How much longer? You need to make it hard because it's so easy for Mama. Hi guys! Good afternoon! Anong oras na? 4:10 na ng hapon at may dumating. Haul tayo ng halaman. Quick haul lang. Actually, matagal na ako naghahanap nito after Monstera. Sabi ko kasi, after Monstera, pag nakuha ko na yung Monstera, hindi na talaga ako bibili kasi parang yun na yung last na nasa list ko. And then, I discovered variegated string of hearts. Kaya napunta ulit siya sa dream list po. Hindi pa ako nagsusuklay kasi si Kuya, hindi pa ako nakabilis, dumating na. Kaya, ayan, hinahanap ko siya. Actually, mahirap paghanap kasi sobrang, ewan ko, parang overpriced yung iba ko nakikita. Parang 3 dahon, 500, 6 na dahon. Basta mahal, mahal, tsaka siguro super rare. Pero, ayan nga. So, pakita ko na lang. Hindi nga sinabi ni seller na i-deliver na. COD. E di nalaman dito kung magkano binayaran ko. Pero ayoko na i-share kasi I feel so magastos. Pero pang ano ko naman to. Basta may purpose naman to. So, ito si Variegated String of Hearts. Ayan. So, hindi ko alam kung established na yung roots niya ay hindi. Single strand lang siya. So, kailangan ma-establish natin yung ibang roots. Ay, ang galing! Parang dito dalawa yung point niya, oh. Ayan, maganda kasi ito guys, si Variegated String of Hearts. Ang variegation niya, pink and yellow. So, talagang madi-dream plant mo talaga siya. Ayan. Ayan, diba? So, ipopropagate na lang natin. Pero, papahabain ko muna siguro to. Hindi ko muna siya gagalawin. Dahil, gagalawin ko siya kasi iriripat ko. Pero hindi ko muna gugupitin kasi nga, baka maghingalo katulad nung regular string of hearts ko. I love string of hearts. Talagang sobrang ganda nila pag nakikita ko sa YouTube. Kaya, di ba may sinisave akong 6 hearts kahapon na nandun sa medicine cup ng mga bata. So, nakita ko din to na inaano ni seller, tsaka ang dami na niya, kinuha ko na rin. Ayan. Pero syempre, isi-save ko pa rin yun. So, I want to see how the water propagation works para sa string of hearts. Pero kinuha ko na rin tong lush. Ayan. Tapos, wait. Kumuha din ako nitong, actually, meron na akong watermelon peperomia. Hi, love! Say hi to the vlog, hinahanap ka nila. Hinahanap ka nila. Magpakita ka. Hi to the vlog. Ayan. Bumili ako ng lush. Meron akong watermelon peperomia. Wait.
Ayan, meron na. Kaso parang nalulungkot naman ako sa kanila. Kaya, ayan, isisiksik ko sila dito sa pot na to. Para lush. Ito, meron tong, tignan natin. So, ako meron, currently meron akong 3 leaves. 3 weeks na to sa akin. And bibigyan niya ako ng may parating na 2 leaf. So, hindi ko naman to bubunutin kasi ayoko naman ma-istorbo yung baby leaf. So, ang gagawin ko is... tatanggalin ko lang tong side na to para umurong siya sa gilid. Tapos tsaka ako isasalpak itong watermelon peperomia dito. Pansan ka! Ayan. So ito, meron tong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapos may isang sira na ikakot rin natin siya as 12. Pero pwede ko itong ipropagate. Kasi sira naman na yung leaf. Nakita ko kasi kung paano ito pinapropagate sa YouTube. Kaya ayan, so start na natin silang asikasuhin. So medyo dry na din to eh. Ayan o. Kasi yung mga iba talagang they prefer na bone dry. Ganyan ka dry yung lupa. Bago, bago diligan ulit. Ayan. So, ayan. Medyo dry na siya. Tapos, guys, may naisip ako na idea. Kasi, ayan. Tapos, ito rin. Nagre-ready na rin ako ng fertilizer. Trabaho to ni ate yan eh. At, mama, I have a job. Yes, you have a job. Pag may itlog, siya nagka-crush. Para ilalagay natin yan sa lupa. Ihahalo. Para may calcium yung mga halaman. Ngayon, may nakuha pala akong idea kasi bumili pala ako ng halaan kanina tsaka hipon doon sa naglalako ng seafood mobile palengke. So, binunutan ako ni Papa ng malunggay doon sa malunggay tree namin. Ayan o, ayan nga eh. Pero feeling ko uugat pa to eh, isasalpak lang sa lupa. Pero kasi yung ano talaga namin dyan is puno talaga. So, hindi ko alam kung isasalpak ko pa to sa lupa. Pero sayang, di ba? So, ang naisip ko pala, so, ito yung halaan, di ba? So, meron tayong malunggay here. So, ang gagawin ko, ipapowder ko siya. Para, gagawin ko siyang fertilizer. Kasi nga, wala naman kaming saging. Tsaka, parang natatagalan ako mag-soak ng 24 hours ng balat ng saging. Dito nga tayo, parang madilim eh. Natatagalan ako mag-soak ng balat ng saging ng tatagal pa ng 24 hours bago ko diligan. So, naisip ko kasi ang malunggay, diba? Parang 4 times ang potassium, tas may calcium, parang lahat na nandito. So, tatry ko na ipapowder ko to gamit itong Nutribullet nila mama. Hiniram ko yung Nutribullet nila mama. Tapos, yun yung ilalagay ko sa soil. And then, tignan natin kung mag-work siya as parang fertilizer. Yan. Wala lang, naisip ko lang. Kasi nga, diba, sobrang healthy ng malunggay. Talagang I can attest kung gaano ka-effective ang malunggay. Kasi dati, nung napapa-breastfeed ako, sabaw ng crab and corn soup, nilalagyan ko lang yun ng malunggay. Pagkahigop ko, dun talagang antigas na talaga ng dede ko. Tapos tumutulo na yung breast milk. Kaya, so naisip ko, ganun siya ka-effective. So, tatry natin siyang i-powder. Ayan, teka. Kukuha lang ko ng gunting. Ayan. Tapos, gupit-gupitin lang natin to. Isasama ko na yung tangkay kasi, di ba, syempre, nandiyan din ang nutrients niyan. Ang hirap kasi yung maximum height nitong tripod ko is hanggang dito lang. Eh, pag nakatayo ako, ganyan. So, I have to bend like that. Tuwing kausap ko kayo para magkita tayo, diba? Tapos, ilock lang natin.
Ah, ito na ata yun. Ngayon lang kasi ako gagamit na ito. Si Papa lang hindi gumamit. Okay. Tapos, paano ito i-open? Ayun pa na. Ayan. So, bunutin na natin. Bale, ito yung pinaghugasan ng sinaing kanina. Konti lang siya kasi one wash lang to para puro. Kailangan natin makuha as much as nutrients. Kaya hindi ko na kinuha yung pangalawang hugas. Tapos, lagyan na natin ang ating mahiwagang... Nakaubo pala to. Kasi unlike nung ano, pag nagno-nutribullet kami ng... Ano yun? Yung isa, yung hindi chia eh, pero yung kapartner ng chia, yung color brown, kalimutan ko na yung pangalan. Yung nagiging powder talaga, ito hindi siya naging powder, pero pwede na rin. Ayan. Tapos na akong i-repot sila, so papakita ko na sila. Ito na ang ating finished product. So ito na ang ating lushed watermelon peperomia. Ayan, meron tayong big leaf here. Down. Ilalagay ko to sa office table ni Papa para may buhay naman ang kanyang office table. Ayan, ganda, di ba? Tapos may mga baby siya dito, oh, tatlo. Tapos merong, yung isang damage na pinakita ko sa inyo kanina, isang damage leaf, pinropagate ko siya. Kinat ko siya into half, tapos sinalpak ko siya dito sa lupa. So, nakita ko kasi sa mga YouTube videos, ganun nila pinapropagate. Tapos may tumutubo na after ilang weeks na baby peperomias. Ayan. Tapos, of course, so ito na si ang ating tawag dito, string of hearts. Ayan, diba? Super healthy. Ayan. Sana nga hindi siya na-stress. Hindi ko alam kung bakit may mga leaves na nagko-color blue. Pero isi-search ko yan mamaya. Ayan. Nung niriripat ko siya, meron nakahiwalay. Ito oh, baby. So, hiniwalay ko na nga lang talaga. Ayan. Pero, may syempre, diba, nandun pa rin sa taas yung ginagamot natin na naka-water propagate. Hindi ko na sila hahati-hatiin. Kasi yung unang string of hearts ko, ang ginawa ko, hinati ko sila in 2 pieces, tapos tinry ko nga i-propagate. Ayun, from 12, 6 na lang yung natira. Pero ito, hindi ko nagagalawin. Ayun, ganda. Ah! Tapos, of course, my dream, believe, survive, my reason for hard work. Or my reason to hard to work hard. My reason to work hard. Mama, what? Variegated string of hearts. Ayan, sana hindi rin siya na-stress sa paglipat ko sa kanya. Ayan. Mama? Yes? What time are we gonna sleep? 8. Okay. Bago tayo matulog, ito isasalansan ko muna sa Tupperware tapos ilalagay ko sa ref kasi yan si Papa kumakain yan sa gabi. So, most probably ito yung titirahin niya mamaya. Tapos, bumili pa rin pala ako today na butane kasi pang, ano, tawag dito. Yung pang samgyup namin, di ba, bumili ako ng ano. Eh, naubusan na kami last time. Ngayon lang ulit ako nakapag-replenish in preparation for December. Kaya, ano, bumili na ako ng 10 pieces para hindi... Medyo nahirapan kasi kami maghagilap noon. Nasa kalagitnaan kami ng kasiyahan nung naubusan. Kaya, ayan, kaya maganda ng madami-dami. Binaba ko rin si Monstera natin kasi chinek ko kung time na ba niya for delay. Pero, ayan, parang hindi pa naman. Kasi, ayun, wala pa siya sa red mark. Hindi pa siya dry. Moist na siya. Pero I'm thinking, kung babasain ko na, alam ko naman, I'm fully aware naman na ang mga Monstera, they prefer super bone dry na soil. Pero kasi sa case nitong Monstera ko, wala siyang ugat. So,
para magkaugat siya ay kailangan basa. Ayan, tapos ayan na oh. Ito matagal naman na 'to nagyelo pero praise God, di pa naman siya tumutuloy. Ginawa kong pandilig yung pinag hugasan ng bigas tsaka yung ninutri bullet natin na malunggay. Ibubuhos natin diyan para maging healthy naman. Usually naman ang kalaban natin, 'di ba, is overwatering. So isa sa mga hacks na napanood ko or nakita ko sa YouTube pag magdidilig, parang nakaganyan lang. Teka, pakita ko na lang. So tatanggalin ko na 'yung laman nito kasi hindi rin pwede tumagal ng more than 24 hours yung pinaghugasan ng bigas kasi nagkakaamoy. So pag magdidilig, dito na lang, tapos ayan. Tapos hahayaan na lang tumulo siya sa ilalim para hindi magstay yung water dito, para hindi mabulok or hindi magrot yung halaman. At saka in this way din kasi makikita mo kung barado ba or kung barado ba yung holes, ganyan. Ayan. Pag tumutulo, ayan, good yan. Ibig sabihin, bumababa yung tubig. Kailangan lang natin na, ito medyo mabigat lang. Kailangan lang natin siyang i-drain ng maayos para lang maging moist ang ating soil. Ay, nandun na lahat ng tunay. Ayan. Ayun yung mga malunggay, yung katas ng malunggay. Pinapatulo ko lang. Pag medyo nawala na yung tulo, ilalagay ko na. Pero expect ko naman pag bagong dilig, may matitira pa yan. Kaya dito muna siya hanggang matotally drain. Tapos pag naipon na dito yung tubig, tsaka ko tinatapon dito. Ayan, so hahayaan ko lang muna dyan yung mga malunggay para mag-breakdown yung nutrients niya dyan. Tapos pag medyo dry na, tsaka ko siya tatanggalin. Look at that beauty! Kaso masyado siyang nakabid. Ayan. Hi, beautiful! Ayan guys, oh. Kita niyo yung water na yan. Kaya importante na dinidrain sila. Kasi pag nag-stay dyan yung water, tapos may ugat na yan. Ito wala pa itong ugat kasi nga, diba, ginagamot ko siya. Pag nagstay yung tubig na yan, magrarot, mangingitim yung mga ugat natin. Kaya importante na dinidrain. Medyo madumi lang yung lababo pero nililinis ko naman yan. Ayan. Tapos ganyan. Tapos magdidrain pa ulit yan. So bukas, yan, most probably mag-aan ulit tayo. So, ang concern ko pala dito is kasi gusto ko sanang idikit itong mga hearts na to dito para magkaugat. Ayan. Kaso, ayan o, umaangat siya. So, nag-iisip ako ng way kung paano ko ipipin down yung parang ididikit yung string of hearts dito. So, iniisip ko paperclip yung basta i-deform ko yung paperclip tapos ididikit ko ng ganun para maganon siya. Pero wala naman akong paperclip. So, bibili pa ako. Kasi ang ugat nito, ano pa lang, dalawa pa lang. Dalawang strands to. So, para ma-secure natin yung iba in case mamatay yung ano, huwag naman sana, of course. Meron tayong secured na yung mga hearts natin ay may ugat. Diba? Ganon din dito. Kailangan ma-pin down natin to dito. Pin down. Ayan. Okay, ready to go up? Ready to go to the office and inspire mama to work hard? Are you ready? May ano to? Ba't ka may white? Ayan. Time to sleep. Ano to? Big girls only and small girls too. 9 o'clock. 6:30. Ano to? Night boys only. 8 o'clock. 10 o'clock. Time to sleep! Mama, I'm working. 8 o'clock. What are you doing? Are you working? That's your laptop? Yes.
Okay. It looks like a bed. Wow. Ate, kamusta? Ate, please fix your paper, ha? Before you sleep. Apo? Mama, I'm to work. Apo? Okay. Good night. Dito na ako sa office mag-e-edit kasi pag doon ako nag-edit tapos nag 8 o'clock na, sabi ko kasi 8 o'clock matulog na sila. Maglalambing yan si Mia na, sleep with mama, I miss mama. Gagano na naman yan. So pag sinabi ko kasi na, okay, mag-work na si mama, you sleep on your own. Alam na nila yun, pagdating ng 8 o'clock, sasaksak na nila yung lampshade, tapos matutulog na sila. Si Papa tulog na, hiniyaan niya yung mga bata kasi they're sleeping on their own naman na. Very, alam mo, na-realize ko, sa ganitong edad nila, parang sobrang, ang dami ng... Yung kinawalang time ko, yung parang sobrang, basta they're sleeping on their own na. Mahirap i-explain. Pero ayun na nga. Good night, guys! I-edit ko na to and I'll try to upload it tonight. But 7:30 na, so hindi na naman siya aabot sa schedule at hindi na naman ako nakapagpondo today. Anyways, thank you guys for watching today's vlog. I hope you like it. If you like it, hit the like button. Button, yes. And please do subscribe and click the notification bell so you will be notified every time I have an upload or we have an upload. Kaya yun guys, thank you so much for watching and see you tomorrow. Good night!